At ang nakakuha naman ng pwesto na number 6 ay walang iba kundi ang mga kaibigan nating Alpha Caparo. Yun ang mga kapatid, yan, kumusta po kayong lahat? Namiss ko kayo mga kapatid. Yan, permission to post dito sa gagawa natin ng reaction video dito sa kaibigan nating Triskillion. Yan, permission po sa paggamit na itong video mo, Tol Lakay. Yo mga tol brothers and sis, Tol Lakay nga po pala. Itong video na gagawin natin ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung sino-sinong fraternities ang pumasok sa best fraternities ngayong 2023 dito sa Pilipinas. Ipapakita ko lahat sa inyo mula sa pinaka number 10 hanggang sa pinaka number 1, no? Pero lilinawin ko lang po, hindi ko po alam kung paano po sila nag-survey, kung paano po nila nakuha yung top 1, no? At saka, hindi ko na rin po babanggitin yung mga history ng fraternity. Kung gusto nyo po, kayo na lang po mag-search, kumbaga babasahin ko lang po yung nakita ko sa Google na top 10 fraternities, no? Kung gusto nyo mag-search sa mga fraternities na aking mababanggit, i-search nyo na lang. At kung hindi kayo naniniwala dito sa top 10 na ipapakita ko, pwede nyo pong i-check mismo sa Google para maniwala kayo. So, hindi na natin patatagalin pa ito mga brother sis. Sasabihin ko na kung sino yung 10 pumasok sa top 10 fraternities dito sa Pilipinas ngayong 2023. At ang nakakuha ng pwestong pang 10 ay walang iba kundi ang Alpha Sigma Pi. Woo! Yun mga brother sis ang nakakuha sa pwesto na number 10. At ito naman po ang top 9, ang Megalith Nu Sigma Pi. Hindi na natin patatagalin to. Ito naman po ang number 8, ang Sigma Pi 1986. Yo, number 7 na tayo at ito po ang nakakuha ng number 7, ang Delta Sigma Lambda Kappa. Woo! At ang nakakuha naman ng pwesto na number 6 ay walang iba kundi ang mga kaibigan nating Alpha Caparo. Woo! At ang nakasungkit naman ng panglimang pwesto ay walang iba kundi ang Pi Gamma Phi. Woo! So nandito na tayo sa pang-apat na pwesto at ang nakakuha ng pang-apat na pwesto ay walang iba kundi ang Alpha Pi Epsilon. Woo! At nandito na tayo sa top 3 mga brother and sis. Kinakabahan ka na ba? Woo! Sa tingin mo ba pasok yung kapatiran natin? Hintayin mo lang. At ang nakakuha ng pangatlong pwesto ay ang Sigma Lambda Pi. Woo! Yun, nandito na agad tayo sa pangalawang pwesto, no? Nakakatuwa lang, no? So, hindi ko na patatagalin pa ito. Sasabihin ko na yung nakakuha ng top 2 dito sa top 10 best fraternities dito sa Pilipinas ngayon, 2023. Walang iba, kundi ang Alpha Pi Omega. Woo! Yon mga brother and sis, ang pumasok sa top 10 hanggang sa top 2 na best fraternities dito sa Pilipinas. Saludo po ako sa inyo lahat, magkakaiba man po tayo ng fraternity, iisa lang po yung hangarin natin. Respeto po ay ibibigay ko sa inyo lahat. So hindi ko na patatagalin pa to. Alam po, excited ka na. Sasabihin ko na kung sinong nakakuha ng top 1 best fraternities dito sa Pilipinas. Walang iba, kundi ang Tau Gamma Pi. Woo! At yon mga brother and sis, ang pumasok nga sa top 10 best fraternities ngayong 2023 dito sa Pilipinas. Yon. Actually, hindi naman ako again sa sinabi ni kaibigang ano, no, Triskillion yan, sila kay lang malakas. Yan. Actually, hindi ako again sa kanya kasi tinignan ko naman talaga sa Google. Chinay ko talaga sa Google yan. Ayun nga, pag sinurch natin sa Google, top 10 fraternities, ayan nga yung lumalabas. Ayan yung sa listahan. Pero isa lang ang mali dito eh. Isa lang ang against ako rito. Yan. Pag sinerge natin na 2017, ganun at ganun pa rin ang lalabas. Hanggang 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Yan. Pag sinerge natin yon, top 10 fraternities, 2017 hanggang 2023. Yan. Ayan mismo yung lalabas sa resulta. Possible yan na hindi talaga siya survey nung 2023 kundi survey pa yan nung 2017
Kasi pag nilagay natin top 10 fraternities yan, 2016 below, yan hindi ganyan ang lalabas. Nagsisimula siya o nag-i-start siya sa 2017. Yan. Ganun pa man, hindi naman tayo against nga doon kasi galing nga naman talaga sa Google yan. Yan, saludo po at long live po sa lahat ng mabubuting kapatiran dyan sa lahat ng buong mundo. Yan. Ikaw kapatid, anong masasabi mo dito sa top 10 fraternities na to? Yan. Naniniwala ka ba na ang Alpha Kappa Rho, especially ngayon 2023, ay pang top 6 lang? Yan. Ingat po ang lahat. God bless. At syempre, hindi na digmaan to. Hindi na labanan ng padamihan ng kasapi rito o yabangan o kahit ano pa. Labanan at digmaan na ngayon ng padamihan, ng proyekto, pagtulong sa komunidad. Yan, respeto at pagmamahal. Long live po sa lahat ng mga kapatid at sa lahat ng lihiti mong Alpha Kappa Rho. Stay humble. God bless. Long live mga kapatid.